episode na ito, inyong makikita ang aming naging solusyon sa mainit na interior ng sasakyan. Aming natuklasan at hindi kami na-inform na ang sasakyan na amin nabili ay walang insulation and sound deadening. Kung kaya aming napagdesisyonan na mag-DIY installation ng insulation foam sa car ceiling at flooring. Kami ay humihingi ng pasensya dahil hindi na po namin naipakita sa inyo kung paano namin tinanggal ang headliner ng sasakyan. Bago po namin ito gawin, mabusising inaral ng aking asawa ang mga materyales at parteng kanyang i-disassemble. Ang insulation foam na aming ginamit ay nabili lamang sa hardware upang makatipid at ang insulation foam na may self-adhesive naman ay nabili sa Lazada. Kung inyo pong makikita, matyagang inalis ng aking asawa ang mga dikit na ginamit sa headliner. Sa kanyang pagbabaklas, kanyang tuklasan na kulang-kulang ang mga clip kung kaya't may mga parteng lumulundo sa headliner. Upang ito ay masolusyonan, bumili ang aking asawa sa Lazada ng mga kulang na clip. Ang kapal ng insulation foam na ginamit ay 10 mm or 1 cm lamang. Sa kadahilanan na kung 1 inch ang aming gagamitin ay hindi namin maipipin ang mga clip dahil sa kapal nito. Ang foam ay aming dinikit sa pamamagitan ng rugby. Ang kadahilanan kung bakit namin nilagyan ng insulation foam ang minivan ay dahil bagamat malakas ang aircon, hindi nito kaya ang sobrang init at iyong maririnig nang malakas ang mga tunog sa labas ng sasakyan. Sa video na ito, hindi na namin nilagyan ng foam ang mga pinto ng sasakyan. Dahil ayaw ng aking asawa pakialaman ang electricals nito, dahil sa aming mga napanood na ibang video ay may pagkakomplikado ito kung kaya't hindi na namin ito ginalaw. Mas nagustuhan namin ang insulation foam na may double aluminum film kaysa insulation foam with self-adhesive dahil mas maganda ang insulation nito kumpara sa may self-adhesive na manipis din ang foam. Ang insulation foam na may self-adhesive ay amin ding nabili sa Lazada. Bumili lang kami ng 2 meters upang makita kung okay ba ito. Nang makita ng aking asawa na manipis lamang at kung i-consider ang presyo para sa ceiling at flooring ng sasakyan ay mapapamahal kami. Kaya nag-decide ang aking asawa na bumili sa hardware. Akin lamang pong ipapaliwanag na kung hindi man po namin na ipakita sa inyo ang mga ilang detalye sa pagbabaklas ng ceiling, headliner at floor matting ng minivan, sana po ay makatulong pa din po ito sa inyo in a way na nagka-idea po kayo na possible or pwedeng lagyan ng heat insulation foam ang inyong surplus minivan. Lalo na kung nagtataka kayo kung bakit pakiramdam nyo na parang oven at dinig na dinig ang mga ingay sa labas. Tungkol naman sa performance ng aircon ng sasakyan, mas gumanda ang performance nito mula nang malagyan ng insulation. Ang aircon ng aming minivan ay sa harap lamang. Hindi na namin ito pinalagyan pa ng aircon sa gitna upang makatipid sa gasolina. Ngunit mayroon naman itong dalawang mini ceiling fan para sa mga maupo sa gitna. Lilinawin ko lang po na hindi kaya ng heat insulation foam na i-prevent na uminit ang loob ng sasakyan kung ito ay naka-park at naka-off ang aircon, lalo na kung ang sasakyan ay nakabilad sa araw. Sa sound deadening naman, nabawasan ng 80% ang ingay na madidinig mula sa labas. Tiyagaan ang pagkakabit ng insulation foam. Nang matapos ang aking asawa sa car ceiling, maingat namin ikinabit ang headliner dahil sa mga electrical wirings. Nang aming matapos ang car ceiling, isinunod naman namin
ang likod ng sasakyan. Inabot na kami ng gabi sa paggawa nito. Nang matapos namin ang likod, pinagpatuloy na lang namin ito kinabukasan. Makikita nyo po na ang ginamit namin ang foam na may adhesive. Wala rin pong heat insulation foam ang car flooring nang ito ay makuha namin sa Cebu. Kaya po ito lalo ay nagpapainit sa loob ng sasakyan nung panahon na kinuha po namin ito sa Cebu. Kinabukasan ay pinagpatuloy po namin ang paggawa naman sa car flooring. Ang sasakyan po ay walang kasamang rubber mat, yung extrang nilalagay sa ibabaw. Kaya po yung nakasama dito na matting talaga ay tinanggal namin para maging pattern po sa insulation foam. Yan po. Kung nakikita nyo po, iginagawa na po namin ito. Ganon din po pala sa ilalim ng upuan, wala rin pong insulation, kaya po pag nakaupo po kayo, mainit din po yung upuan. Ayan. At sa ilalim po ng upuan, makikita nyo po yung makina. Ito naman po yung matting sa front part ng sasakyan. Amin po itong binaklas upang pong magawa ng pattern para po doon sa insulation foam. Ngayon po, kung sasabihin nyo po na bakit hindi na lang kami bumili ng rubber matting at ipinatong, ganito po yun. Mainit po yung ilalim, sobra. And then kung nakita nyo po yung matting na yon na ginagawa ko kanina, ay muntik na po yun malusaw. Nung kinuha po namin yun dito sa sasakyan, nung hinugot namin, medyo may lusaw na siya ng kaunti. Kaya tama lang din po yung decision namin na lagyan ng heat insulation foam yung car flooring. Muli po, ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo dahil hindi ko na po napicturan yung final product or na-videoan yung final output nitong ginawa namin. At ang masasabi ko lang po, tulad nung kanina, matapos namin itong ilagay, naging maganda ang performance ng aircon at pati yung sound deadening niya na hindi na po ganun ka dinig na dinig yung ingay sa labas. At kung maisipan nyo pong gawin ito, ang masasabi ko lang po ay bago nyo po ito simulan, ay aralin nyo pong maigi. Maganda po na may makatuwang po kayo kasi medyo mahirap siyang gawin kung mag-isa ka lang. Kaya po hindi rin po namin na picturean at na-videohan nung patapos na dahil talagang napagod po kami at sobrang init din po. Muli ay maraming salamat po sa inyo. Ito po ang Biyaheng Tipid.